Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax, and enjoy the movie. Sa pagsisimula ng pelikula, umaakyat sa bundok ng troll ang mag-ama sa Western Norway bilang kanilang libangan. Nang marating nila ang tuktok, sinabi ni Tobias sa kanyang anak na si Nora ang kwento tungkol sa alamat ng trolls. Ang mga mythical creatures na ito ay naglilibot sa mundo ilang libong taon na ang nakalipas. Ngunit isang araw, ang mga ito ay naging mga bato, nang tamaan ito ng sikat ng araw. Namangha naman si Nora sa kwento ng kanyang ama. 20 taon ang nakalipas, lumaki na si Nora at nagtatrabaho bilang isang paleontologist. Sa loob ng 6 na buwan niyang pagsasaliksik sa isang archaeologist site, sa huli ay nadiskobre niya ang isang misteryosong fossil. Dahil dito, sobrang natuwa siya kasama ang kanyang grupo. Sa isang malapit na bundok ng Dover, may isinasagawang konstruksyon sa bundok upang magtayo ng isang metro station. Abala ang mga trabahante sa pagdrill ng bundok at pinapasabog nila ito upang makagawa ng kanilang daan. Samantala, isang grupo ng mga activist ay nagpoprotesta laban sa isinasagawang konstruksyon. Binaliwala lang nila ito at nagpasabog silang muli sa bundok. Pagkatapos ay pumasok sila sa kuweba ng Dover para tingnan ito. Ngunit sa kanilang pagkagulat, nakarinig sila ng malakas na dagandong. Ilang sandali ang lumipas ay nayanig ang kuweba at isang ancient mythical creatures ang lumabas mula sa mabatong kuweba ng bundok. Sa kasamaang palad, walang nakaligtas na trabahante dahil sa gumuhong mga bato. Pagkatapos nito, nakarating agad ang balita sa Norwegian Armed Forces Headquarters sa Oslo patungkol sa nangyaring insidente. Nagpadala ang general ng aircraft upang kunan ng litrato ang nasabing lugar at alamin kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ay nagbigay siya ng tagubilin upang makarating agad ito sa punong ministro ng Norwegian. Sumunod na eksena ay ipinakita ang punong ministro kasama ang kanyang advisor na si Andreas. Papunta sila ng military base. Sa kanilang biyahe, in-update agad sila ng Minister of Defense patungkol sa sitwasyon sa lugar, at sinabi nitong halos 50 katao ang namatay sa insidente. Pagkatapos ay ipinakita ang isang larawan kung saan makikita ang napakalaking butas. Sinabi ni Andreas na parang mga footprint ang makikita sa larawan. Samantala, si Nora ay kasalukuyan pa rin nagsasaya dahil sa kanilang nadiskobre. Nang magbibigay na siya ng talumpati, biglang dumating ang isang military helicopter. Lumapit sa kanya ang isang sundalo at sinabing ipinapatawag siya ng punong ministro. Hindi na nga sila nagaksaya ng panahon at agad na nagtungo sa military base. Pagdating niya ay sinamahan siya ni Andreas sa isang silid na puno ng mga government officials. Pinag-usapan nila ang patungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinagpalagay ng mga opisyal na ang nangyaring pagkasira sa lugar ay dahil sa gas. Subalit nang usisay ni Nora ang video footage, suspetya niya na sanhi ito ng mga prehistoric na mga hayop na lumabas mula sa bundok, at sinabing maaaring isa itong supernatural. Ngunit tila kinukutsa lang ng mga opisyal ang opinyon niya, at sinabing ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa kanyang fossil research. Pagkatapos, si Sigurd na isang computer genius ay nagsalita at sinabing nagawa niyang ma-retrieve ang isa sa mga video footage ng insidente. Nang tingnan nila ito, napansin ng mga opisyal ang animoy isang higante na lumabas mula sa kuweba ng Dover. Dahil dito ay unti-unting napagtanto ng mga opisyal na maaaring tama nga si Nora sa kanyang opinyon. Sa ibang dako, sa isang remote area na tinatawag na Lesha, habang nagpapahinga ang dalawang matanda ay nakarinig sila ng dagandong mula sa malayo. Maya-maya pa ay nagsimulang mayanig ang kanilang bahay. Inisip nilang isa itong lindol kaya nagmadali silang nagtago sa underground. Nang tumigil na ang pagyanig, nakita nila ang kanilang pamamahay ay nawasak na. Samantala, nagmungkahi si Nora na handa siyang imbestigahan ang insidente sa bundok ng Dover. Pumayag naman ang ibang opisyal at inassign siya ng mga ito bilang scientific advisor. Pagkatapos ng meeting, ipinaalam sa kanya ni Andreas ang panibagong insidente sa lugar ng Lesha, kaya nagmadali silang nagtungo sa lugar. Sa kanilang paglalakbay, nag-usap ang dalawa at tinanong ni Andreas si Nora kung bakit niya pinili maging isang paleontologist. Simpleng sinagot naman siya ni Nora ay dahil mahal niya ang kalikasan mula nung bata pa siya. Ibinahagi niya rin na ang kanyang ama ay isang folklore expert. Sinabi naman ni Andreas na gusto niyang maging isang writer at gumagawa siya ng mga kakaibang kwento. Nang marating na nila ang lugar ay nagulat sila sa nangyaring pagkasira nito. Maya-maya ay sinalubong sila ni Captain Chris Home, isang Special Operations Command. Pinaliwanag sa kanila ni Chris ang sitwasyon at sinabing ang misteryosong nilalang ay patuloy na gumagala, 2 milya na ang layo mula sa bundok. At anuman ang madaanan nito ay sinisira niya. Subalit sa kasamaang palad ay hindi nila ito mahagilap dahil sa bigla-bigla na lang daw itong naglalaho. Sumunod ay ini-interview nila ang dalawang matanda, na tila na trauma pa rin sa pangyayari. Sinabi ng babae na wala siyang nakitang anuman subalit nakarinig sila ng nakakatakot na sigaw, na parabang tunog ng isang gorila. Patuloy na nag-imbestiga si Nora sa lugar.
Bigla siyang nakaamoy ng mabahong amoy mula sa isang footprint. Inusisa niya ito upang maghanap ng kahit anumang clue, subalit wala siyang natagpuan. Dahil sa ilang ebidensyang nakalap niya, nagpasya siyang bisitahin ang ama niyang si Tobias, na kasalukuyang nakatira sa malayong bundok. Sa una ay hindi siya nakilala ng kanyang ama, ngunit kalaunan ay pinapasok na sila nito sa kanyang bahay. Pagkatapos ng ilang taon, patuloy pa rin si Tobias sa pagsasaliksik sa misteryosong nilalang na tinatawag na trolls. Pagkatapos ay ipinakita nila kay Tobias ang video footage sa nasabing insidente. Nagulat si Tobias sa nakita niya at sinabing, nandito na sila. Sa pagkalito, hininga ni Nora ang kanyang ama ng scientific explanation at hindi isang folklore, upang malaman nila ang solusyon sa problemang ito. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Tobias sa kanyang paniniwala. Pinaliwanag niya rin kung bakit hindi na naniniwala ang mga tao sa kwentong ito, ay dahil na rin sa paglaganap ng iba't ibang relihiyon. Dagdag niya pa na aaminin niya na sana ang katotohanan, subalit pinagkamalan lamang siya ng mga tao na isang baliw. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at sumama sa grupo ni Nora. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa isang lugar. Sinimulang suriin ni Tobias ang lugar at napansin niyang naiba ang istruktura nito. Samantala, si Nora naman ay naamoy muli ang kakaibang amoy ng simoy ng hangin na tinawag niya itong hypernature. Nang sinuri nilang muli ang lugar, bigla niyang nakita ang isang mata na nakatitig sa kanilang likuran. Ito pala ay ang Mammoth Troll at kaya hindi nila ito mahagilap ay dahil nagko-camouflage ito sa kapaligiran. Mabilis nilang pinaandar ang chopper at sa kabutihang palad ay nakaligtas naman sila. Nang makarating na sila sa ligtas na lugar, kinuna nila ito ng video at nag-love sa internet. Nakita ito ng mga opisyal at ngayon ay tuluyan na nga silang naniwala na umiiral nga ang mga trolls. Kalaunan, nagpa siya ang punong ministro na magsagawa ng military operations na pamumunuan ni Captain Chris. Daan-daang mga sundalo ang nagtipon-tipon. Dala-dalaan nito ang malalakas na artillery sa bansa upang mapuksa nila ang higanteng troll. Sinimulan na nilang atikihin ito subalit tila walang epekto ito sa troll. Gumanti ang troll at inatake din ito ang mga sundalo. Lumapit si Tobias at sinubukang pakalmeyan ang troll. Sa una ay nagtagumpay naman siya, ngunit sa parehong pagkakataon, isang vehicle muli ang lumapit at sinimulang atikihin ang troll na siyang ikinagalit naman ito. Sa kasamaang palad ay tinamaan din si Tobias sa pag-atake ng troll. Sinubukan niya pang magsalita kay Nora ngunit huli na ang lahat at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Kinagabihan, sobrang nalungkot si Nora at binasa nito ang journal ng kanyang ama. Naghahanap siya ng paraan kung paano mapipigil ang troll. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang larawan na nagsasaad na ang mga troll ay ayaw sa tunog ng kampana. Agad niyang ipinalam ito sa opisyal upang pag-isipan ang susunod nilang plano. Sumunod na eksena, makikita ang apat na helicopter na sumugod sa troll na may daladalang mga kampana. Sa una ay epektibo naman ito at unti-unting humihina ang troll. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isa-isa niyang winasak ang mga helicopters. Dahil dito, ang ideyang ito ni Nora ay mas lalo pang nagsanhi ng lubhang pagkawasak sa syudad. Gayunpaman, makikita ang troll ay may emosyon din pagdating sa mga bata. Pagkatapos ng insidente ay kumalat ang balita sa iba't ibang lugar. Nagsimulang magtalumpati ang punong ministro at humihingi ito ng paumanhin sa kakulangan ng kanilang kakayahan. Ngunit nangako itong gagawin ang lahat. Nagdeklara din siya ng state of emergency. Pinayuhan niya rin ang residente ng Oslo na magmadaling lumikas sa lugar. Samantala, dahil sa palpak na plano ni Nora, nawala ang tiwala sa kanya ng punong ministro. Sa kabilang banda naman, napag-alaman ni Andreas na planong pasabugin ng mga opisyal ang buong syudad ng Oslo. Tutol siya sa planong ito kaya nag-resign siya sa kanyang posisyon. Sumunod na eksena, libo-libong mga tao na ang lumikas sa syudad, gayon din si Andreas at Nora. Dahil sa walang tiyak na solas yung mahanap si Nora, binuksan niyang muli ang journal ng kanyang ama, at napansin niya sa notebook ang paulit-ulit na nakasulat na Sindeng. Inihayag ni Andreas na si Sindeng ay isang prinsipe na nakatira sa palasyo sa Oslo. Siya ay isa sa mga kilalang pinakamayaman sa bansa. Nang marinig ito, pinilit siya ni Nora na bumalik sa lugar ng Oslo, dahil maaaring isa si Sindeng sa mga clue na hinahanap niya. Pagkarating nila doon ay sinalubong sila ni Richard Sindeng. Pagkatapos ay dinala sila ni Sindeng sa loob ng kanyang palasyo at inihayag sa kanila ang katotohanan patungkol sa troll. Ang mga mythical creatures na ito ay minsang gumigala sa bansa ilang taon na ang nakakalipas. Maya-maya ay napunta sila sa underground tunnels kung saan ibinunyag sa kanila ni Sindeng na ipinalabas niya sa mga tao na si Tobias ay baliw at ipinadala niya ito sa mental hospital upang maprotektahan ang tinatago niyang sikreto. Ang sikretong ito ay mga naiwang buto ng mga pamilya ng trolls na nakalibing sa ilalim ng palasyo. Lumalabas na ang lugar na kinatatayuan ng palasyo ay siyang kuweba na pinamumugaran ng mga trolls. Inihayag din na ang troll na naghahasik ng gulo sa syudad ay ang hari ng mga troll at sinisikap nitong makauwi sa kanyang tahanan at mahanap ang kanyang pamilya.
Dagdag pa ni Sindem na wala nang mas mahalagang bagay pa sa troll kundi ang kanyang pamilya. Sa panahon ng Christianisasyon ng Norway, inakit nila ang Troll King patungong Dover Mountain upang maikulong nila ito sa bundok. At dahil sa pagpapasabog ng mga trabahante sa bundok ay muli itong nakawala at bumalik sa syudad ng Oslo. Gulat na gulat si Nora sa kanilang mga nalaman. Nang tingnan ni Nora ang mga buto gamit ang UV light, napansin niyang nasusunog ito. Dito niya napagtanto na ang troll ay sensitive sa liwanag, kaya nakabuo siya ng plano. Sumunod ay nakiusap si Nora kay Sindang na pahiramin siya ng malaking sasakyan, upang maisagawa niya ang plano. Pagkatapos ay tinawagan niya si Captain Chris at ipinaliwanag sa kanya ang plano. Nais nitong palibutan ng troll gamit ang mga tanning beds para ma-expose sa liwanag ang troll. Sinabihan naman ni Andrea si Sigrid na gawan niya ng paraan upang ma-delay ang planong pagbomba sa syudad. Mabuti na lang si Sigrid ay isa palang hakang genius kaya hinak niya ang missile system upang mapigilan nitong matrigger ang pag-atake. Sinimulan na ng dalawa ang kanilang plano. Una ay ipinakita nila sa troll ang malaking bungo upang maakit itong sundan sila patungo sa UV light trap. Maya-maya ay nahulog ang bungo at nabasag. Napagtanto naman ng troll na wala na siyang pamilyang babalikan pa. Sa kabilang banda, nahuli naman si Sigrid sa isinasagawa niyang panghahap. Samantala, nagawa naman ni Andreas at Nora na mapapunta ang troll sa naturang lugar kung saan napalibutan ito ng mga UV light rays, di na sila nagaksaya ng oras at sinimulang pailawan isa-isa ang mga UV light. Gumana naman ang plano at ang troll ay unti-unting nasusunog ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang makita ni Nora na nagdudusa ang troll, naawa siya dito kaya pinatay niya pansamantala ang mga UV light. Pagkatapos ay kinausap niya ang troll na bumalik na sa bundok ng Dover kung saan ligtas siya dito. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat, nang magsimula ng sumikat ang araw sa umaga. Bago pa ito tuluyang maging bato, hinawakan siya ni Nora ng mahinahon at humingi ng tawad sa troll, habang ang iba naman ay masayang nagdiwang. Dumating ang punong ministro at binati si Nora sa kanyang kahusayan. Sa pagtatapos ng pelikula, sa bundok ng Dover, gumagalaw ang mga bato at isang malakas na dagandong ang sumigaw. Marahil isa na naman itong troll na maghahasik ng lagim sa kalupaan.